Marshall Peak, Kabanata 3637. Ikaw si Yang Kai. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, gumawa ng mapagpasyang hakbang si Merong Xiaoxiao. Ang kanyang kamay na may hawak na espada ay kasing tatag ng isang bato, at ang kanyang mga mata ay malinaw. Maging si Yang Kai, na nakakita ng eksenang ito, ay hindi maiwasang matuwa. Ang Emperor Realm ni Mo Tian daw ay mabagsik at walang awa. Maaaring protektahan ni Merong Xiaoxiao ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maprotektahan ang kanyang mga disipulo, at kabaliktaran. Kahit anong desisyon ang gawin niya, isa sa kanila ang masasaktan at mamamatay. Kung siya ay namatay, ang 12-12 ng mga disipulo ng Asher Sun Temple sa paligid niya ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay, kaya tinatake niya ang kaaway. Ang pinakasimpleng taktika ay ang lumaban ng buong lakas. Ang Emperor Realm ni Mo Tian daw ay maaaring pumatay sa kanya, o pumatay ng isang disipulo ng Asher Sun Temple, ngunit ang presyo na kailangan nilang bayaran ay tiyak na isang malubhang pinsala. Kung hindi sila pinalad, maaaring ilibing sila kasama niya. Ang atake ng espada na ito ay naglalaman ng lahat ng cultivation ni Merong Xiaoxiao. Kahit si Merong Xiaoxiao ay naiintindihan ito, kaya paanong hindi ito maintindihan ng Emperor Realm Master ng Demon Heavenly Path? Nang makita niya ang malamig na ningning sa kanyang espada habang sumusugod ito sa kanya, na parabang gusto niya itong ibagsak kasama niya, nagmura siya sa kanyang puso. Murang babae, nililigawan mo si kamatayan. Hindi man lang niya sinubukang umiwas. Sa halip, ginawa niyang isa ang kanyang kambal na martilyo at binasag patungo sa disipulong Asher Sun Temple sa tabi niya. Puno ng panunuya ang mukha ng Emperor Realm ni Mo Tian daw. Gusto mong lumaban ng buong lakas. Gagawin ko ang gusto mo at lalaban ng buong lakas. Sa sobrang lakas, ang dalawang martilyo ay bumagsak mula sa langit na parang mga gilingang bato, na hamarang sa liwanag sa harapan niya. Ang aura ng kamatayan ay sumugod, at ang mukha ng disipulo ng Asher Sun Temple ay namumula. Si Merong Xiaoxiao ay natigilan din. Hindi niya inaasahan na ganito kabangges at kabangges ang kalaban na ito. Mas gugustuhin niyang kunin ang kanyang espada para patayin ang kanyang mga kasama. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, ang kanyang isip ay tumitigil, at nagkaroon ng sandali ng gulat sa kanyang malinaw na mga mata. Gayunpaman, ito ay tumagal lamang ng isang iglap. Mabilis niyang binawi ang kanyang espada at itinaas ito sa hangin. Lumapit siya ng isang hakbang at itinulak ang alagad sa gilid. Hinarang niya ang pag-atake na malapit nang sirain ang langit at lupa. Sa pinakakritikal na sandali, pinili ng batang babae na protektahan ang kanyang alagad at ibinigay ang kanyang sariling kaligtasan. Ang Emperor Realm ni Mo Tian daw ay tila nakita sa isipan ni Merong Xiaoxiao. Lalong lumalim ang panunuya sa kanyang mukha, at ang dalawang martilyo ay walang awang nabasag. Mahigit isang dosen ng mga disipulo ng Asher Sun Temple ang mukhang malungkot at galit. Nang makitang malapit nang mamatay si Merong Xiaoxiao, paanong hindi nila gustong sumagip sa kanya? Ngunit una, ang kanilang lakas ay hindi sapat, at pangalawa, ang kanilang mga bilang ay masyadong kakaunti. Wala silang panahon para protektahan man lang ang sarili nila, kaya paano nila napag-uusapan ang pagliligtas sa iba? Nakatingin lang sila nang walang magawa. Ang kanilang mga puso ay nag-aalam sa pagkabalisa, at ang kanilang mga mata ay puno ng puot. Sa kritikal na sandali, bumalik sa kalmado ang ekspresyon ng dalaga, nang walang kahit kaititing na gulat. Nag-flash sa isip niya ang mga eksenang parang kidlat. Siya ay inampon ng Asher Sun Temple mula noong siya ay bata pa at pumasok sa templo upang magtanim. Mayroong palaging isang malamig na mukhang lalaki na nag-improve sa kanya sa kanyang tabi. Ang pangangalaga ng kanyang mga elder, ang pag-aalaga ng kanyang mga brother, at ang makulat na junior brothers. Sinasabing maraming bagay ang makikita ng mga tao bago sila mamatay. Mamamatay na ba ako? Kaya naman naisip niya ang mga bagay na ito at nakita niya ang mga bagay na ito. Any regrets? Wala dapat. Kung walang shrine, siya ay namatay sa gutom o nagyelo sa hindi malamang oras. Paano siya nagkaroon ng ganito kalusog na katawan? Kung walang dambana, mabuhay man siya, isa lang siyang ordinaryong tao. Paano siya magkakaroon ng kahangahangang cultivation base? Para sa kapakanan ng templo, wala siyang pinagsisisihan. Ang tanging maliit na panghihinayang ay hindi siya makapagdala ng higit sa isang dosina ng kanyang mga kapwa-disipulo upang lumaban sa kanilang paraan. Bilang isang elder ng Asher Sun Temple sa Emperor Realm, dapat niyang pasanin ang ganoong responsibilidad. Ngunit, hindi na ito mahalaga. Sa daan patungo sa Underworld, masarap maging kasama at magkausap at tumawa. Kung makatagpo ulit sila ng mga masasamang espiritu sa Netherworld, makakalaban sila ng magkatabi. Ang mga bulaklak ng espada ay nawasak, ang mga bulaklak ng espada ay nabasag.
Ang nagmamadaling inayos na depensa ay hindi makayanan ang mabangis na pambobomba ng kaaway. Nang lumapit ang kambal na martilyo, nakita muli ni Merong Xiaoxiao ang isang pamilyar na figure. Ang isa ay hindi mula sa Asher Sun Temple, ngunit isang miyembro ng pamilya ng Asher Sun Temple. Nakangiti si Yang Kai sa kanya, at gumanti ng matamis na ngiti si Merong Xiaoxiao. Akala niya isa lang itong ilusyon bago siya namatay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang matatag na figure ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang chi at hangin na nilikha ng kambal na martilyo ay biglang naglaho, ganap na hinarang ng figure. Sa oras na ito, naging katahimikan din ang bagyo, at pakiramdam ni Merong Xiaoxiao ay bumalik siya sa isang bangka sa daungan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa malakas na hangin at alon sa dagat. Sa isang malakas na putok, lumipad sa kalangitan ang dalawang martilyo na kasing laki ng gilingang bato, at ang Emperor Realm ng Demon Sky Path ay pinalipad ng baligtad na parang isang sako ng basahan. Bumagsak ang demonyong chi at tumalsik ang dugo sa langit. Ang pagbabago ay nangyari ng napakabilis kaya hindi nag-react si Merong Xiaoxiao at ang mga tao ng Demon Sky Path. Hanggang sa bumagsak ng husto sa lupa ang Demon Sky Path ang Emperor Realm na lahat ay bumalik sa kanilang katinuan. Dalawang grupo ng tao, dalawang magkaibang reaksyon. Ang mahigit isang dosen ng mga disipulo ng Asher Sun Temple ay nagulat. Paanong hindi nila malalaman na dumating na ang malalakas na reinforcements? Ang sitwasyon ng tiyak na kamatayan ay bumuti na, at lahat sila ay nasa sabik. Ang mga tao ng Devil Sky Path, sa kabilang banda, ay tumingin kay Yang Kai ng may takot, panginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugad. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalakas si Yang Kai, ang Emperor Realm sa kanilang panig ay direktang pinasabog, at maging ang kanyang Emperor Artifact ay natanggal sa kanyang kamay. Ito ay malinaw na ang taong ito ay hindi lamang isang maliit na bit makapangyarihan. Sa makatuwid, ang grupo ng mga tao mula sa Demon Sky Path ay sabay-sabay na umatras, na agad na inilalayo ang kanilang mga sarili mula sa mga tao ng Asher Sun Temple. Nagsiksikan sila at tumingin kay Yang Kai ng may pagbabantay at takot. Hindi man lang sila nilinggan ni Yang Kai, malamig na nakatingin lang sa nahulog na Emperor Realm. Matapos mapatalsik ang kabilang partido, siya ay malubhang nasugatan. Ang sigla ng kanyang katawan ay bumabagsak, at hindi siya makatayo ng ilang sandali. Ilang beses niyang sinubukan bago siya sumuray-suray sa kanyang mga paa, ngunit may malaking bukol sa kanyang dibdib. Sa kanyang kamay sa kanyang dibdib at ang kanyang baywang ay nakayuko, ang Emperor Realm ng Demon Sky Path ay puno ng kapitan. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig habang nakatitig kay Yang Kai, nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw. Sino ito? Nanlumo din siya nabugbugin ng ganito ng walang dahilan. Ang pinakamahalaga ay hindi niya nakita kung ano ang hitsura ng kalaban. Sa sandaling ito, kitang-kita niya na ito ay isang gwapo at pambihirang binata. Medyo pamilyar siya pero hindi niya maalala kung sino siya. Gustong sabihin ni Yang Kai na hindi kakwalipikadong malaman ang pangalan ng haring ito, ngunit sino ang nakakaalam na sa likod niya, napabulala si Merong Xiaoxiao. Yang Kai, Brother Yang, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwala. Ito ay talagang medyo hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng lahat, ilang taon na ang nakalipas, si Yang Kai ay naging Demon Race sa Roaring Tiger City at naging Demon Race. Pagkatapos ay tumakas siya mula sa Star Boundary, at doon ay walang balita tungkol sa kanya sa nakalipas na ilang taon. Noong nakita niya si Yang Kai ngayon, akala niya ay isa lamang itong ilusyon bago siya mamatay. Paano siya maniniwala na lilito talaga si Yang Kai? Hindi siya makapaniwala na ililigtas ni Yang Kai ang kanyang buhay sa pinakakritikal na sandali. Nang ilantad ni Merong Xiaoxiao ang kanyang pagkakakilanlan, lumingon si Yang Kai at ngumiti sa kanya. Junior sister, magpahinga ka muna, kakausapin kita mamaya. Kahit na si Merong Xiaoxiao ay hindi malubhang nasugatan, siya ay nasugatan pa rin, at ang kanyang aura ay hindi matatag mula sa kapangyarihan ng kambal na martilyo kanina lamang. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay nakaka-relax, at kasama ng katotohanan na nakita niya si Yang Kai, ang kanyang mukha ay namumula sa pananabik. Ngunit ang pangunahing dahilan ay ang kanyang panloob na mga pinsala. Nang marinig ito, tumanggo ang dalaga at talagang pumikit. Ngayong narito na si Yang Kai, walang makakasakit sa kanila, kaya hindi na kailangang mag-alala. Yang Kai, ikaw si Yang Kai. Ang unang pangungusap ng Demon Sky Path ang Emperor Realm ay medyo nag-aalangan, ngunit ang pangalawang pangungusap ay puno ng pagkabigla. Ang pangalan ni Yang Kai ay kilala na ngayon ng lahat ng nasa Star Boundary. Ang kanyang katanyagan ay maaaring hindi gaanong kilala gaya ng Great Emperor, ngunit tiyak na hindi ito maliit. Ang pagiging makatakas mula sa Iron Blood Great Emperor kasama ang kanyang cultivation sa Emperor Realm ay isang alamat.
hindi nakakagulat na medyo pamilyar siya, ito pala ang taong ito. Ang Demon Sky Path ay nakita na ng Emperor Realm ang larawan ni Yang Kai noon, kaya nagkaroon siya ng impresyon sa kanya. Hindi niya naintindihan, paano siya makikita dito. Katulad ni Merong Xiao Xiao, malinaw na nakatakas siya sa Demon Sky Path territory, kaya bakit siya lalabas dito? Gayunpaman, dahil inatake siya ni Yang Kai, siya ay isang kaaway, hindi isang kaibigan, kaya pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, agad niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila at iniluwa ang isang subo ng Blood Essence. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang madugong ambon habang siya ay naging isang daloy ng liwanag at mabilis na tumakas. Mas mahalaga ang pagtakas. Nakatingin lang sa kanya si Yang Kai nang nanunuya, tulad ng kung paano siya tumingin kay Merong Xiao Xiao nang may panunuya noon. 10 kilometro, 20 kilometro, 30 kilometro, 50 kilometro. Sa isang kisap mata, ang Emperor Realm ng Demon Sky Path ay tumakas 50 kilometro ang layo, tumakas na parang baliw. Ngunit sa sandaling ito, isang puwersang nagbubuklod ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na naging sanhi ng bigla ang paghinto ng kanyang tumatakas na figure. Pagkatapos, lumabo ang paningin ng Demon Sky Path sa Emperor Realm at bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking kamay ang humawak sa kanyang leeg at kinurot siya na parang manok. Sa pagtingin sa mukha ng binata na malapit sa kamay, ang mukha ng Demon Sky Path ng Emperor Realm ay naging mapula. Mga bulalas ang umangaw-ngaw habang ang grupo ng mga tao ng Demon Sky Path ay nagkalat na parang mga ibon at hayop. Ngayon lang nila nakitang iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay, at nang bawiin niya ito, nahuli ang pinakamalakas na tao sa kanilang panig. Paanong hindi nila malalaman ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila? Siguradong dead end ang pananatili dito. Kung tumakas sila, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Ito ay maliwanag kung ano ang pipiliin. Nang makita ito, higit sa 12 ng mga disipulo ng Asher Sun Temple ang gustong pigilan sila, ngunit paano nila magagawa? Hindi sila nasa mabuting kalagayan, lahat sila ay nasugatan, at ang kanilang bilang ay kakaunti, kaya't sila ay nakamasid lamang nang walang magawa. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay, at isang magandang babae na may kaakit-akit na figure ang biglang lumitaw mula sa hangin. Natigilan ang lahat, hindi nila alam kung saan nanggaling ang babaeng ito. Pati ang babae mismo ay natulala. Maliwanag, hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Ngunit sa susunod na sandali, ang boses ni Yang Kai ay tumunog. Patayin silang lahat, kumurap-kurap ang babae, sinulyapan ang tumatakas na mga figure ng mga disipulo ng Demon Sky Path, at saka ngumiti. Sa wakas, makakagalaw na ako. Halos maamag na ako. Habang nagsasalita, iniunat niya ang kanyang kamay sa kawalan, at isang malakas na busog ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang hugis ng busog ay makinis, tulad ng isang salimbe na banal na ibon. Maganda ang hugis nito, at naglabas ito ng malakas na pagbabago bago ng kapangyarihan. Malinaw, ito ay isang pambihirang kayamanan. Nagulat ang mga disipulo ng Asher Sun Temple sa pagkakakilanlan at pinagmulan ng babae, ngunit nang bigla nilang makita ang kayamanang ito, lahat sila ay napakunot-nuo. Ito ay dahil ang kayamanang ito ay talagang napapalibutan ng itim na chi, at ang demonic chi ay kahanga-hanga. Ito ay talagang isang demonyong kayamanan. Marshall Peak, Kabanata 3638. Traidor, hindi lamang nagkaroon ng demonic artifact, ngunit mayroon ding demonic chi. Nang i-activate ng babaeng biglang lumitaw ang demonic artifact, ang demonic chi ay nananatili sa buong katawan niya at isang pares ng puting pakpak ang tumubo mula sa kanyang likuran. Anong uri ng demon heavenly way ito? Ito ay malinaw na isang tunay na demon race. Sabay-sabay na bulalas ng maraming disipulo ng Asher Sun Temple. Ang disipulo ng Emperor Realm na sinasakal ni Yang Kai ay tumitig din ng nanlalaki ang mga mata, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Karamihan sa mga tao ay hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na demon race at ng mga tao ng Demon Heavenly Way maliban kung ang demon race ay may napakalinaw na pisikal na katangian, at si Boya ay may ganoong mga katangian. Ang mga puting pakpak sa kanyang likod ay imposibleng magkaroon ng mga ordinaryong tao. Dati, ang Star Boundary ay nilusob ng demon race mula sa labas at ng Demon Heavenly Way mula sa loob, kaya masasabing nakakabahala ang sitwasyon. Marami ring miyembro ng Demon Race na itinago ang kanilang pagkakakilanlan at tahimik na nagtago sa paligid ng Star Boundary. Ngunit bakit ang Demon Race na ito ay makikinig sa utos ni Yang Kai at magpapahirap sa mga tao ng Demon Heavenly Way? Hindi ba isang pamilya ang Demon Heavenly Way at ang Demon Race? Inilabas ni Feather Demon ang kanyang busog at ibinaba ang kanyang mga palaso na nagpasipol sa hangin.
Ang tumatakas na mga disipulo ng Demon Heavenly Path ay isa-isang bumagsak sa lupa, nang walang pagbubukod, lahat sila ay napatay sa lugar. Wala ni isa sa kanila ang nakatakas sa 10 kilometro, at hindi rin nagtagal at nalipol sila. Tanging ang Emperor Realm Master na nakuha ni Yang Kai ang nabubuhay pa. Muling iginuhit ni Boya ang kanyang busog at itinutok ang palaso sa kanyang noo ng malapitan, nakangiting kaakit-akit. Ang disipulo ng Emperor Realm ay pawis na pawis, ngunit inabot ni Yang Kai at itinulak ang araw sa tabi bago naghagis ng ilang mga hadlang. Ang disipulo ng Emperor Realm ay biglang bumagsak sa lupa na parang patay na aso, hindi makagalaw. Hindi niya alam kung ano ang nangyari dito, ngunit kailangan niyang hintayin si Merong Xiao Xiao na magising at tanungin siya ng malinaw bago magpas siya kung paano haharapin ang Demon Heavenly Way na disipulong ito. Nang malutas ang krisis, nakahinga ng maluwag ang mahigit isang dosen ng mga disipulo ng Asher Sun Temple. Kinaladkad nila ang kanilang mga sugatang katawan pasulong upang magpugay at magpasalamat sa kanya. Si Yang Kai ay isa ring guest elder ng Asher Sun Temple. Kapag may problema ang mga alagad, natural na sa kanya na tumulong. Sa ilang salita, hinayaan niya silang gumaling. Si Boya ay medyo interesado sa Emperor Realm Master na ito mula sa Demon Heavenly Path at lumuhad sa tabi niya para pag-aralan siya. Sa kabila ng kanyang matamis na ngiti, ang Emperor Realm Master mula sa Demon Heavenly Path ay kumilos pa rin na parang nakatagpo siya ng isang ulupong, puno ng takot ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, biglang lumingon si Yang Kai at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Ang isang daloy ng liwanag ay mabilis na papalapit, at isang puting figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Guwapo ang taong ito, mala-espada ang kilay at mabituing mata. Walang bitik ang kanyang puting damit, ngunit medyo malamig ang kanyang ekspresyon. Little White, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Si Xiao Baiyi, tulad ni na Merong Xiao Xiao at si Ye Sheng, ay isang sumisikat na bituin ng Asher Sun Temple. Ngayong na-promote na silang tatlo sa Emperor Realm, natural na silang naging Elders of the Temple. Si Xie Sheng ay kasalukuyang nasa larangan ng digmaan sa Western Territory, habang binabantayan ni na Xiao Baiyi at Merong Xiao Xiao ang templo sa Southern Territory. Nagpadala si Xiao Xiao ng distress signal kay Xiao Baiyi, ngunit mas mabilis na dumating si Yang Kai. Nagdala rin si Xiao Baiyi ng isang pangkat ng mga disipulo ng Asher Sun Temple, at upang iligtas ang kanyang junior sister, siya ay sumugod mag-isa. Yang Kai. Sumimangot si Xiao Baiyi, tumingin kay Yang Kai, at pagkatapos ay kay Boya, na nakasquat sa tabi niya, at biglang sumulpot kasama si Emperor Qi. Habang nagmamadali siyang lumapit, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng nakakagulat na sword wave patungo sa ulo ni Yang Kai. Tumawa si Yang Kai, iniunat ang dalawang daliri, at kinurot ang sword wave, nabasag ito. Ang manipis na sword wave ay napahawak sa pagitan ng mga daliri ni Yang Kai. Ang espada ay walang humpay, at gaano man kalakas ang pagtulak ni Xiao Baiyi sa kanyang Emperor Qi, hindi niya ito may galaw. Sa isang galaw lang, nahawakan ng kamay ng kung sino ang kanyang Emperor Artifact. Nagulat si Xiao Baiyi. Bago pa siya makapag-react, si Boya ay sumugod na sa kanyang tabi na parang ipo-ipo at muling nag-knock ng arrow, idiniin ang dulo ng arrow sa kanyang templo, tulad ng kung paano niya nakipag-deal sa Emperor Realm of Demon Heavenly Way. Naramdaman ang delikadong aura sa dulo ng arrow. Hindi na nang ahas na kumilos muli si Xiao Baiyi, lalong lumalamig ang kanyang walang pakialam na mukha. Hindi lamang siya nabigo upang iligtas ang isang tao, ngunit siya rin ay nasangkot, kaya natural na hindi siya masaya. Pwede ko ba siyang barilin hanggang mamatay? Tumagilid ang ulo ni Boya at nagtanong. Itigil mo ang kalokohan. Ngumiti si Yang Kai at pinandilatan siya. Kinurot ni Boya ang kanyang mga labi at ikinalat ang arrow bago naglakad patungo sa Emperor Realm of Demon Heavenly Way, nag-squat at nagpatuloy sa pag-aaral dito. Brother Xiao, si Brother Yang ang nagligtas sa akin. Iminulat ni Merong Xiao Xiao ang kanyang mga mata at sumigaw ng mahina. Sa katunayan, napagtanto ni Xiao Baiyi na nagkamali siya pagkatapos kumilos, dahil maraming bangkay sa lupa na hindi kabilang sa mga disipulo ng Asher Sun Temple. Sa paghusga mula sa pagganap ni Yang Kai ngayon, kung talagang gusto niyang saktan ang mga disipulo ng Asher Sun Temple, si Merong Xiao Xiao at ang iba pa ay matagal nang namatay. Higit sa lahat, malinaw na inaayos ni Merong Xiao Xiao ang kanyang paghinga habang nakapikit. Kung hindi siya nagtitiwala kay Yang Kai, paano niya nagawa ito? Sa sandaling ito, ang mga salita ni Merong Xiao Xiao ay walang alinlangan na nagkumpirma ng kanyang mga hinala, ngunit siya ay nakakunot pa rin ng noo at sinabing, "Bigyan mo ako ng paliwanag." Ang balitang natanggap niya ngayon ay pinagtaksilan ni Yang Kai ang Star Boundary at tumakas sa Demon Territory. Ngayon lang, nang makita niya si Yang Kai dito at hindi gaanong magaan ang mga sugat ni Merong Xiao Xiao, hindi maiiwasang hindi niya maintindihan at direktang kumilos.
Magiging komplikado kung ipaliwanag, kaya hindi nais ni Yang Kai na mag-aksaya ng kanyang hininga at direktang kumuha ng token at itinapon ito. Kinuha ni Xiao Baiyi ang token at tiningnan ito, para lamang makita ang dalawang salitang aking anak, sa harap ng token. Nakakasilaw na hindi niya maiwasang mabigla. Nakapunta na rin siya sa larangan ng digmaan sa Western Territory at pumatay ng mga kaaway sa ilalim ng isang hukbo, kaya natural na alam niya kung ano ang kinakatawan ng token na ito. Ito ay isang commander's token na personal na pinadalisay ng Great Emperor at ibinigay sa mga commander ng iba't ibang hukbo. Ito ay tinatakan ng isang divine technique ng Great Emperor na maaaring magamit upang iligtas ang buhay ng isang tao sa isang kritikal na sandali. Ang token na ito ay hindi maaaring peke, at ang aura ng Great Emperor na nakakabit dito ay napakabigat na halos hindi na siya makahinga. Ngunit, kailan nagkaroon ng GZ Army ang Star Boundary? Wala kang natanggap na balita. Nang makita ang kanyang ekspresyon, alam ni Yang Kai na walang alam si Xiao Baiyi tungkol sa GZ Army. Kailan ito nangyari? Kumunot ang noo ni Xiao Baiyi at nagtanong. Kalahating buwan na ang nakalipas. Nakahinga si Xiao Baiyi at marahang tumango. Sa nakalipas na buwan, nasa labas kami ni Junior Sister. Ito ay tiyak na dahil nasa labas sila kaya hindi nakarating sa kanila ang balita. Kung hindi, hindi niya direktang aatake si Yang Kai kapag nakita niya siya. Hawak ang token gamit ang dalawang kamay, magalang niyang ibinalik iyon at ikinuyom ang kanyang mga kamao, medyo nag-aatubili na sinabing. Pagbati, brother, noon, lahat ay nasa Dao Source Realm at sabay na pumasok sa Four Seasons Realm. Ngayon, siya, si Namurong Xiao Xiao, at si Yesheng ay pawang First Order Emperor Realm Masters, ngunit si Yang Kai ay naging commander na ng GZ Army. Hindi niya makita ang cultivation ni Yang Kai, ngunit dahil siya ang commander, paano siya nasa ilalim ng Third Order Emperor Realm? Ang lalaking ito ay isa ng Third Order Emperor Realm Master. Hindi maisip ni Xiao Baiyi kung paano niya nilinang. Nakasteroid ba siya? Anong ginagawa mo dito? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Bagamat nasa Southern Territory pa sila, medyo malayo na sila sa Asher Sun Temple. Kung walang importante, imposibleng lumitaw dito ang mga disipulo ng Asher Sun Temple. Bukod dito, dalawang elder ang namumuna sa team, kaya kitang-kita na may importante silang gagawin. Mabuti kung hindi sila makatagpo, ngunit dahil nangyari ito, natural na kailangan nilang magtanong. Sinabi ni Xiao Baiyi, iniimbestigahan namin ang Demon Heavenly Way. Ang sitwasyon ng Star Boundary ay sinalanta ng parehong panlabas at panloob na mga problema. Kung ang Demon Race ang kaaway ng Star Boundary sa ibabaw, kung gayon ang Demon Heavenly Way ay ang araw na nakatago sa dilim. Madaling umiwas sa isang sibat sa bukas, ngunit mahirap na ipagtanggol laban sa isang palaso sa dilim. Sa nakalipas na ilang taon, mula nang umusbong ang Demon Heavenly Way, hindi mabilang na mga tao sa Star Boundary ang sinaktan nila. Kinasusuklaman ng buong Star Boundary ang Demon Heavenly Way. Gayunpaman, ang Demon Heavenly Way ay karaniwang nagtatago ng napakahusay at bihirang magpakita ng anumang mga depekto. Sa mga tuntunin ng kabuuang lakas, ang Demon Heavenly Way ay natural na mas mababa kaysa sa Demon Race, ngunit sila ay kasing tuso ng isang sorrow at kinokontrol ang malaking bahagi ng enerhiya ng Star Boundary, na ginagawang imposible para sa Star Boundary na buong pusong lumahok sa digmaan ng dalawang kaharian. Ang bawat sekta sa Star Boundary Territory ay nag-iwan ng Master upang bantayan ang kanilang sekta, dahil sa takot sa Demon Heavenly Way na nagdudulot ng kaguluhan. Sa nakalipas na ilang taon, hindi mabilang na maliliit at katamtamang laki na mga sekta at pamilya ang nawasak ng Demon Heavenly Way. Kahit na ang pinaka-first class na mga sekta ay dumanas ng matinding pagkalugi at halos nalipol. Sa makatuwid, kung sino man sa Star Boundary ang nakatuklas ng mga bakas ng mga tao ni Devil Sky daw, sila ay agad na papatayin. Dalawang taon na ang nakalilipas, nanguna ang Star Soul Palace at inorganisa ang lahat ng mga pangunahing sekta upang imbestigahan ang kanilang sarili. Kasabay nito, nagsagawa sila ng malawakang pagkubkob at pagpuksa sa Demon Sky Dao, na sinira ang higit sa isang dosen ang kuta ng Demon Sky Dao. Naging dahilan nito upang bumagal ang mapagmataas na momentum ni Demon Sky Dao, ngunit ang mga makamandag na ahas na nagtatago sa dilim ay hindi mauubos. Palaging may mga isda na dumudulas sa lambat paminsan-minsan upang pukawin ang gulo. Mahigit isang buwan na ang nakalipas, natukoy ng Asher Sun Temple ang ilang tao mula sa Demon Heavenly Dao na kumikilos sa dilim. Naghinala ang templo na mayroong Demon Heavenly Dao stronghold na nakatago dito, kaya pinangunahan ni Namurong Xiao Xiao at Xiao Baiyi ang isang team para hanapin sila, ngunit kahit papaano ay nalik ang balita. Nabigo silang matunten at sa halip ay tinambangan dito. Muntik nang maalis ang koponan ni Namurong Xiao Xiao. Kung hindi dahil kay Yang Kai, na nagkataong nasa malapit,
Nang dumating si Xiao Baiyi, tiyak na makikita lamang niya ang mga bangkay ng mga disipulo ng Asher Sun Temple. Sa oras na iyon, kung si Xiao Xiao ay buhay o patay, ang langit lamang ang makakaalam. Kaya hindi mo alam kung paano na-expose ang kinaroroonan mo. Tanong ni Yang Kai pagkatapos makinig. Dahan-dahang umiling si Merong Xiao Xiao at sumimangot. Hindi dapat ako naglantad ng anumang mga kapintasan dito. Ito ang pinaka hindi niya maisip. Ang lakas ng kalaban ay hindi masyadong malakas, halos kapareho ng sa kanya. Naging maingat siya upang subaybayan sila hanggang dito, ngunit sino ang nakakaalam na mahuhulog pa rin siya sa pananambang ng kalaban at halos mamatay dito. Ngumiti si Yang Kai. Hindi mahalaga kung hindi mo ilantad ang anumang mga depekto. Kung may magpasa ng impormasyon, kahit gaano kakaingat, hindi ito makakatulong. Narinig ito ni Merong Xiao Xiao at bahagyang nagbago ang kanyang maputlang mukha, Ma'am Ulong. Ang ibig sabihin ni Brother ay isang nunal. Tumangala si Yang Kai sa isang maliit na babae sa karamihan habang nagsasalita siya. Pagdating niya ay napansin niya ang babaeng disipulong iyon, ngunit sa mga oras na iyon ay naramdaman na lamang niya na medyo kakaiba ang aura nito at hindi na masyadong inisip. Ngayong narinig niya itong sinabi ni Merong Xiao Xiao, paanong hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang kanyang aura? Akala ko hindi mo napapansin. Nakaskwat pa rin si Boya sa harap ng Emperor Realm at sinabing hindi nakataas ang ulo. Napansin mo, tumingin si Yang Kai sa kanya. Sa anggulong ito, kitang-kita niya ang malaking bahagi ng dibdib nito. Ngumisi si Boya at itinuro ang Emperor Realm na nasa harapan niya. Magkapareho sila ng amoy, maasim na amoy. Lumubog ang mukha ni Xiao Baiyi habang malamig na nakatitig sa maliit na babaeng disipulo. Bakas sa mukha ni Merong Xiao Xiao ang hindi makapaniwala. Ang ibang mga alagad ay hindi alam kung ano ang nangyari at lahat sila ay naghihinala. Marshall Peak, Kabanata 3639. Blood Demon Secret Technique. Dahil tinitigan ng maraming tao, biglang naging hindi natural ang mukha ng maliit na babae. Pinisil ang isang ngiti sa kanyang mukha, nahihiyang nagtanong siya. Mayroon ba kayong anumang mga tagubilin para sa akin, mga elder? Hindi sumagot si Xiao Baiyi. Ang mga labi ni Yang Kai ay pumulupot sa isang mapaglarong ngiti. Tahimik na nagsalita si Merong Xiao Xiao. Duhuan, taga Demon Heavenly Way ka ba? Nahirapan si Merong Xiao Xiao na tanggapin na ang kapwa disipulo na sumunod sa kanya sa buhay at kamatayan ay talagang miyembro ng Mo Tian daw. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ang susi ay na si Duhuan ay nakaranas ng malubhang pinsala sa labanan ngayon lamang. Dumudugo pa rin ang kanyang mga sugat, at ang kanyang damit ay kinulayan ng pula ng dugo. Paanong ang gayong disipulo ay mula sa Demon Heavenly Way? Ngunit ito ang haka-haka ni Yang Kai, kaya hindi niya ito maaaring baliwalain. Dalawang taon na ang nakalilipas, ang isang malaking bilang ng mga especially iyan na itinanim ng Demon Heavenly Way ay nalinis mula sa iba't ibang mga sekta at pamilya. Maraming mga sekta at pamilya ang dumanas ng malaking pagkalugi sa panahon ng pagsisiyasat na iyon. Maayos pa rin ang Asher Sun Temple, ilang dosenang disipulo lamang ang natagpuan. Kung talagang mula sa Demon Heavenly Way ang duhuan na ito, nangangahulugan ito na hindi kompleto ang imbestigasyon dalawang taon na ang nakakaraan. Marami pa rin mga especially iya sa buong Asher Sun Temple at maging sa iba pang mga sekta. Kung maulit ang ganitong bagyo, sino ang nakakaalam kung anong uri ng kaguluhan ang ay dudulot nito? Mabigat ang puso ni Merong Xiao Xiao. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang mga mukha ng mahigit isang dosen ng mga disipulo ng Asher Sun Temple ay nagbago ng husto, at lahat sila ay tumingin kay Duhuan. Si Duhuan mismo ay natigilan, at agad na nagsabi ng mapait. Tatlong elder, ang disipulong ito ay hindi mula sa Demon Heavenly Way. Ang disipulong ito ay inosente. Lumingon si Merong Xiao Xiao at tumingin kay Yang Kai. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Inosente ka man o hindi, ang mga salita ay walang patunay. Kung ikaw man o hindi, hindi sa iyo ang desisyon. Tumingin ka sa aking mga mata. Nang bumagsak ang mga salita, biglang naging itim ang kanang mata ni Yang Kai, na parabang naging black hole na maaaring lamunin ang lahat. Si Duhuan ay likas na tumingin, at sa isang sulyap lang, hindi na siya makatingin sa malayo. Sa ilalim ng titig, ang babae ay mabilis na ng inig na parang salon, at ang kanyang maliit na katawan ay napuno ng bakas ng dark chi. Ang dark chi aura ay pangungulit lamang sa una at hindi masyadong halata, ngunit pagkatapos lamang ng ilang paghinga, ito ay sumabog na parang tubig at tuluyang bomb alert sa kanya. Ang demon chi ay gamulong, puno ng masama at brutal na aura. Hindi na kailangan pang magtanong dahil halata naman ang sagot. Marami sa mga disipulo ng Asher Sun Temple ang nagulat, mahinang bumuntong hininga si Xiao Baiyi, at mapurol ang mga mata ni Merong Xiao Xiao.
Matapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan, nawala ang dating kaamuan at pagkamahiyain ni Duhuan, na para bang naging ibang tao na siya. Sa isang mabangis na alulong, sumugod siya patungo sa pinakamalapit na kapwa-disipulo. Alam niya na hindi siya sapat na malakas para labanan ang sinuman mula sa Emperor Realm. Gusto lang niyang manghuli ng hostage at makatakas. Gulat na gulat pa rin ang kapwa-disipulong iyon at nasugatan, ano kaya ang magiging reaksyon niya sa oras. Sa oras na maabot siya ni Duhuan, huli na ang lahat para lumaban. Isinisigaw niya sa kanyang puso na tapos na ang kanyang buhay. Pumikit siya at naghintay sa kamatayan. Gayunpaman, hindi siya namatay. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinawakan si Duhuan. Kahit anong hirap ng maliit na tao, hindi niya maalis ang hindi nakikitang gapos. Sa desperasyon, napamura si Duhuan. Maaga o huli, ang mundong ito ay magiging mundo ng Demon Race. Lahat kayo ay matigas ang ulo at mamamatay na walang libingan. Kung gusto ninyong mabuhay, bakit hindi ninyo ako sundan at sumama? Demon Heavenly Way. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay. Matapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan at siya ay mahuli ni Yang Kai, hindi lamang siya humingi ng awa, binyantaan pa siya nito. Ang yabang niya talaga, ang mukha ni Merong Xiao Xiao ay puno ng kalungkutan. Ang madaling mahiyain na si Duhuan sa kanyang alaala ay hindi ganito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Iyan ba ang sinabi sa iyo ng mga tao ng Demon Heavenly Way? Malamig na bam antong hininga si Duhuan. Sa larangan ng digmaan sa Western Territory, napilitang umatras ang Star Boundary. Naghahanda na ang hukbo ng Demon Race para sa digmaan. Bumagsak ang mga Great Emperor sa teritoryo ng Demon Heavenly Way. Nang kumilos ang Demon Saint, sino sa Star Boundary ang makakapidyo sa kanya? Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Ang alam mo ay lumang balita. May mga pagbabago sa Two Realm Battlefield, natatakot ako na hindi ka masyadong malinaw tungkol dito. Anong mga pagbabago? Malamig na tanong ni Duhuan. Sinabi ni Yang Kai. Ang daanan sa pagitan ng dalawang kaharian ay Seli Aduna. Ang hukbo ng Demon Race ay naputol, at ang mga kapangyarihan ng Demon Race ay hindi makalusot sa Realm Barrier. Bagamat maraming hukbo ng Demon Race sa larangan ng digmaan sa Western Territory, sandali na lamang bago silang lahat ay mapuksa. Nagulat si Duhuan at malamig na sinabi. Huwag na kayong linlanggan ang mga tao. Ngumiti si Yang Kai. Hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi. Hindi ito makakaapekto sa sitwasyon sa pagitan ng dalawang kaharian. Natahimik sandali si Duhuan, at isang mapanganib na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang Demon Chi sa ibabaw ng kanyang katawan ay walang tigil na lumundag, na para bang maaari siyang sumabog anumang oras. Sabay ngisi niya, hihintayin kita sa daan papuntang Yellow Springs. Matapos mahulog sa mga kamay ni Yang Kai, alam niyang wala ng pag-asang makatakas, kaya diretso siyang humingi ng kamatayan. Siya ay napakamapagpasyahan. Marahil ito ay dahil ang kanyang isip ay naapektuhan ng Demonic Chi, ngunit ang kanyang mga aksyon ay medyo katulad ng sa Demon Race. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Merong Xiao Xiao, at mabilis siyang sumigaw. Demonic Blood Purification, Brother, mag-ingat. Paanong hindi mapapansin ni Yang Kai? Ang pagbabago sa aura ni Duhuan ay napakalinaw, ito man ay ang Demonic Blood Purification o iba pa, ito ay tila isang self-detonation secret technique. Nagmamadali niyang hinimok ang kanyang Demon Chi na sugpuin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ito napigilan. Sa gitna ng kanyang ligaw na pagtawa, bumukol ang maliit na katawan ni Duhuan, na parabang sisubog na siya sa susunod na sandali. Sumimangot si Yang Kai, at sa isang pag-iling ng kanyang kamay, ang taong nasa kanyang kamay ay direktang nawala, at ang mapanganib na aura ay nalipol. Kahit na siya ay mula sa Demon Heavenly Way, isa pa rin siyang disipulo ng Asher Sun Temple kung tutuusin. Kaya lang nasira ang isip niya ng Demonic Chi. Kung siya ay mapapagaling, maaari siyang magbukas ng bagong dahon. Ayaw siyang patayin ni Yang Kai, ngunit ayaw din niyang magpasabog siya sa sarili, kaya diretso niyang inilagay siya sa Small Sealed World. Sa lakas ng kanyang Small Sealed World's Master, ito ay higit pa sa sapat para sugpuin ang self-detonation ni Duhuan. Tamang-tama, pagkatapos mailagay sa Small Sealed World, sa ilalim ng takip ng World Force, ang marahas na aura sa katawan ni Duhuan ay unti-unting nawala at hindi nagtagal ay huminahon. Isang malaking buhay na tao ang biglang naglaho ng ganito, na naging dahilan upang mapabulalas ang isang grupo ng mga disipulo ng Asher Sun Temple. Sina Xiao Baiyi at Merong Xiao Xiao ay mayroon ding nagtatanong ng mga ekspresyon, na gustong malaman kung saan dinala ni Yang Kai si Duhuan. Ipinaalam sa kanila ni Yang Kai sa pamamagitan ng Divine Sense Transmission, at naginhawahan silang dalawa. Gayunpaman, talagang may nunal sa kanyang koponan, na nagpabigat sa kalooban ni Merong Xiao Xiao.
Nagdala rin ng team si Xiao Baiyi, ngunit hindi niya alam kung may mga nakatagong miyembro ng Demon Heavenly Way. Sa kabutihang palad, parehong may insight si Yang Kai at Boya, kaya kailangan lang nilang hintayin ang team na iyon na dumating at tingnan para malaman ang resulta. Ano ang iyong nahanap? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin kay Boya. Sinabi ni Boya, ito ay dapat na isang secret technique ng Blood Demon Clan, ngunit hindi ko pa ito narinig. Natatakot ako na ito ay kamakailan lamang na binuo. Kung bakit napapanatili pa rin ng mga tao ng Demon Heavenly Way ang kanilang kamalayan pagkatapos mabura ng Demonic Chi, at kung bakit kaya pa nilang magtago sa Star Boundary nang hindi natukoy ay isang bagay na hindi kailanman naiintindihan ng mga tao sa Star Boundary. Kung masisira nila ang mahalagang puntong ito, marahil ay makakatuklas sila ng ilang mga kapintasan kapag nakilala nila ang mga tao ng Demon Heavenly Way sa hinaharap. Kanina lang pinag-aaralan ito ni Boya. Nang marinig niyang sinabi niya na ito ay isang secret technique ng Blood Demon Clan, hindi naiwas ang magtaas ng kilay ni Yang Kai. Ipinadala niya ang kanyang Divine Sense sa Small Sealed World at nagkatawang tao sa harap ni na Bai Zuo at Bai Ya. Kahit na si Bai Zuo ay isang general sa ilalim ng utos ni Yu Rumeng, siya ay mula sa Blood Demon Clan. Kung ang mga tao ng Demon Heavenly Way ay gumamit ng secret technique ng Blood Demon Clan, dapat na makita ni Bai Zuo ito. Kasabay nito, ipinatawag din ni Yang Kai si Duhuan. Ang Demonic Blood Extermination ay napigilan at nabigong wasakin ang sarili, kaya walang malay si Duhuan sa sandaling ito. Tahimik siyang nakahiga doon at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang kanyang maliit na katawan ay nabaluktot sa isang bola, na ginawa siyang kaibig-ibig. Brother Yang, anong problema? Napatingin si Bai Zuo kay Duhuan at nagtanong. Sinabi ni Yang Kai, naaalala ko na si Brother Bai Zuo ay nagpabalik-balik sa pagitan ng Two World Battlefield at ng Demon Territory ng ilang beses. Tumanggaw si Bai Zuo at sinabing, tama, pagkatapos ng ilang taon ng digmaan, ilang beses siyang bumalik sa Demon Territory at ilang beses na bumalik sa larangan ng digmaan. Kung ganoon, narinig mo na ba ang Demon Heavenly Way? Itinuro ni Yang Kai si Duhuan sa harap niya. Ngumiti si Bai Zuo at sinabing, siyempre narinig ko na, bakit, taga Demon Heavenly Way ba ang babaeng ito? Oo, tumanggaw si Yang Kai at sinabing. Sinabi ni Boya na dapat ay naapektuhan siya ng ilang lihim na pamamaraan ng Blood Demon Clan, kaya gusto kong hilingin kay Brother Bai Zuo na suriin siya at tingnan kung may iligtas mo siya. Narinig ito ni Bai Zuo at sinabing, ang mga taong iyon mula sa Demon Heavenly Way ay talagang naapektuhan ng lihim na pamamaraan ng aking Blood Demon Clan, ngunit hindi ako masyadong sigurado kung ano ang lihim na pamamaraan na ito dahil hindi ako ang namamahala sa bagay na ito. Gayunpaman, maaari ko siyang suriin. Kung mailigtas man siya o hindi, hindi ko magagarantiya, ngunit gagawin ko ang aking makakaya. Kung gayon, mahihirapan ako kay Brother Bai Zuo. Masyadong magalang si Brother Yang. O tama na, biglang may naisip si Yang Kai at nagtanong. Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng totoong Demon Race at ng mga tao mula sa Demon Heavenly Way kapag nakita mo sila? Tiningnan ni Bai Zuo ang walang malay na si Duhuan at sinabing, nakikita ko na kahit na ang Demonic Chi sa kanyang katawan ay malalim na nakatago, may mga bakas pa rin ito. Tumanggo rin si Bai Ya at sinabing, tama. Nag-isip sandali si Yang Kai bago itinaas ang kanyang kamay at tinawag ang isa pang tao. Ang miyembro ng Demon Race na unang dinala ni Yang Kai sa Small Sealed World, si Wo Lun. Ang lalaking ito ay tila nagmumuni-muni at naglilinang. Nang tawagin siya ni Yang Kai mula sa third pick, nasa cultivation posture pa rin siya, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang may mali. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nagulat siya at mabilis na napayuko. Hindi nagaksaya ng oras si Yang Kai sa kanya at itinuro lang si Duhuan sa lupa at sinabing, tingnan mo ang babaeng ito, may nakikita ka bang espesyal tungkol sa kanya? Hindi alam ni Wo Lun ang sitwasyon at maingat na tiningnan ang ekspresyon ni Yang Kai bago binigyan ng pansin si Duhuan. Pagkaraan ng mahabang panahon, maingat niyang sinabi, ang babaeng ito ay maliit at bata, ang kanyang hitsura ay katamtaman, at ang kanyang figure ay katamtaman. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinigilan siya. Mayroon pa ba? May iba pa ba? Naramdaman ni Wo Lun ang pressure at napalunok. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ni Master. Nahawa siya ng Demonic Chi. Nahawa na siya ng Demonic Chi. Natigilan si Wo Lun. Tiningnan niya ng mabuti si Duhuan at saka malakas na umiling. Hindi ko nakikita. Ito ay kakaiba. Nakikita ito ni Boya, ngunit hindi nakikita ni Wo Lun. Ang pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawa ay hindi masyadong malaki. Si Wo Lun ay isang low-rank Demon King.
Kung kahit si Wolun ay hindi ito makita, ito ay nangangahulugan lamang na ang demonic chi sa demon race ay nakatago ng napakalalim. Para naman kay Boya, naisip ni Yang Kai ang tungkol dito at masasabi lamang na ito ay dahil ipinanganak siya na may pambihirang paningin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang feather demon at nilinang ang pamamaraan ng mata, kaya makatwiran na nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Marshall Peak, Kabanata 3640. Anomalya. Sa loob ng Small Sealed World, ang Divine Sense Projection ay nakikipag-ugnayan kina Bai Zuo at Bai Ya. Sa labas, hindi rin nakaimik si Yang Kai, inutusan si Boya na tanungin ang pinuno ng Demon Heavenly Path sa Emperor Realm para malaman kung nasaan ang kanilang kuta. Bagamat ang mga tao ng Demon Heavenly Path ay napakahusay na nakatago, dahil ang taong ito ay mula sa Emperor Realm, kailangan niyang magkaroon ng akses sa ilang impormasyon na hindi makukuha ng mga ordinaryong disipulo. Bihira ang makahuli ng buhay, kaya natural, kailangang magtanong si Yang Kai. Hindi binaygo ni Boya si Yang Kai. Isa siyang Demon King, kaya kahit hindi siya magaling sa interogasyon, mayroon pa rin siyang sariling pamamaraan. Ang pinuno ng Demon Heavenly Path sa Emperor Realm ay may selyo na itinanim ni Yang Kai, kaya hindi siya makatiis. Hindi rin nagtagal at hindi na siya nakatiis at nagtapat. Mayroong hindi mabilang na mga kuta ng Demon Heavenly Path, at hindi niya alam ang tungkol sa iba, ngunit mabilis siyang tumakbo mula sa isang lugar na tinatawag na White Horse Town. Ayon sa kanya, ang White Horse Town ay hindi mukhang espesyal sa ibabaw, ngunit mayroong maraming mga miyembro ng Demon Heavenly Path na nagtatago sa loob nito, na naghahalo-halo sa mga lansangan. Wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao, ngunit kung sila ay tatawagan ay agad silang sumugod sa iba't ibang lugar upang magsagawa ng mga gawain. Sa pagkakataong ito, pumunta siya dito dahil pinatawag siya. Gayunpaman, sa kalagitnaan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, kaya maingat siyang umikot sa paligid, sinusubukang malaman ang higit pa. Sa sandaling ito, tahimik na nagpadala ng mensahe si Duhuan. Matapos malaman ang tungkol sa mga tauhan at deployment ng Asher Sun Temple, nagpa siya ang pinuno ng Demon Heavenly Path mula sa Emperor Realm na talunin sila sa sarili nilang laro at tambangan ang grupo ni Merong Xiaoxiao. Pagkatapos noon, nakita ni Yang Kai ang nangyari pagdating niya. Walang mga kuta ng Demon Heavenly Path dito. Kumunat ang noo ni Xiao Baiyi. Kung gayon, anong ginagawa mo dito? Hindi ko alam. Umiling ang pinuno ng Demon Heavenly Path mula sa Emperor Realm. Sumusunod lang ako sa utos. Sinong nagsabi sa iyong sumama ka? Tanong muli ni Xiao Baiyi. Hindi ko alam. Bago pa siya makatapos ng pagsasalita, si Boya, na nakasquat sa kanyang harapan, ay ngumiti ng kaakit-akit sa kanya, inilagay ang kanyang jade na kamay sa kanyang balikat, at ibinuhos ang kanyang demonic chi sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang pinuno ng Demon Heavenly Path mula sa Emperor Realm ay nagpakawala ng mahinang ungol at nagpakita ng labis na sakit na ekspresyon. Sa ilalim ng kanyang nakalantad na balat, tila may mga maliliit na ahas na gumagala, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Sa loob lamang ng tatlong paghinga, duguan ang kanyang mga mata habang humahagulgol, na parabang pinahihirapan. Habang siya ay napaungol. Hindi ko talaga alam kung sino ako dito. Nandito ako, sa anong dahilan, wala akong alam. Inangat ni Boya ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai. Nang makita siyang nananatiling walang malasakit, siya patuloy. Lalong lumakas at hangin na ang mga hiyawan habang ang pinuno ng Demon Heavenly Path mula sa Emperor Realm mula sa Demon Heavenly Path ay sumisigaw hanggang sa namamaos ang kanyang boses. Ang kanyang damit ay basang-basa sa pawis habang siya ay bumagsak sa lupa, nanginginig at nanginginig, ang kanyang mga mata ay umiikot na parang maaari siyang mamatay anumang oras. The Four Seasons Realm. Biglang, isang mahinang boses ang nagmula sa Emperor Realm mula sa Demon Heavenly Path. Bagamat maliit ang boses, narinig ito ni Yang Kai at mabilis na nagtanong. Gusto mo pumunta sa Four Seasons Realm? Bagamat mahina ang kanyang paggalaw, malumanay pa rin tumango ang Emperor Realm. Sumimangot si Yang Kai at nagtanong. Ano ang gusto mo? Pupunta rin siya sa Four Seasons Realm, at ang lugar na ito ay hindi kalayuan mula sa Four Seasons Realm. Hindi niya inaasahan na ang Emperor Realm mula sa Demon Heavenly Path ay gusto ding pumunta sa Four Seasons Realm. Hindi nakakapagtaka na nagkita sila dito. Dahil pare-pareho ang layunin ng lahat, natural na may pagkakataon na magkita sila. Sa pagkakataong ito, hindi nakasagot ang Emperor Realm Master. Kahit na pinahirapan siya ni Boya hanggang sa mawalan ng malay, hindi pa rin siya makapagbigay ng anumang kapakipakinabang na pahiwatig. Alinman sa kanyang paghahangad ay sapat na malakas upang itago ang sikreto, o talagang hindi niya alam. Ang huli ay mas malamang. Kung talagang malakas ang kalooban niya,
hindi niya natapon ang sitaw. Dahil wala siyang maitanong, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at inilagay ang taong ito sa Small Sealed World. Hindi dahil naawa siya sa kanyang buhay, ngunit maaari niyang bigyan si Bai Zuo ng isa pang eksperimentong paksa. Kung maaari niyang hiramin ang katawan ng taong ito para hayaan si Bai Zuo na mag-aral ng paraan para masira ang Blood Demon Secret Technique, sa hinaharap, kapag nakuha niya ang mga iyon mula sa Demon Heavenly Path, maaaring maiayos niya ang mga bagay-bagay at maibalik ang kanilang katinuan. Gayunpaman, medyo nagulat si Yang Kai na ang bagay na ito ay may kinalaman sa Four Seasons Realm. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, "Xiao Bai, ibalik mo muna ang mga disipulo sa templo. Pupunta ako sa Four Seasons Realm para makita kung ano ang ginagawa ng Demon Heavenly Path. Sasamahan kita," maigsi na sabi ni Xiao Bai. Tumawa si Yang Kai at itinuro si Merong Xiao Xiao. "Kung sasama ka sa akin, ano ang mangyayari kay Junior Sister Merong? Nakatitiyak ka bang hahayaan siyang bumalik sa templo ng mag-isa?" Sa kasalukuyang estado ni Merong Xiao Xiao, talagang hindi siya makatiyak. Higit pa rito, karamihan sa mga disipulo sa kanyang koponan ay nasugatan. Dahil inutusan ang Demon Heavenly Path na pumunta sa Four Seasons Realm, tiyak na higit sa isang grupo. Kung makakasalubong nila sila sa daan pabalik, ang mga alagad ng templo ay mapapahamak. Kumunat ang noo ni Xiao Bai. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Yang Kai, ngunit sinabi pa rin niya, "Hindi mo ba sila maitatapon?" Si Duhuan at ang Emperor Realm ay dinala ni Yang Kai sa Small Sealed World, kaya natural na magagawa rin ito ng iba. Para kay Yang Kai, ito ay isang piraso ng cake. Dahan daw ang umiling si Yang Kai. "Gusto kong bumalik ka hindi lang dahil kailangan gamutin si Junior Sister Merong at ang iba pa, kundi dahil may isa pang usapin na kailangan mong asikasuhin. Para sa templo, ang bagay na ito ay higit pa mahalaga kaysa sa Four Seasons Realm. Ang nangyari sa Four Seasons Realm ay hindi matukoy sa ngayon, ngunit ang bagay sa templo ay apurahan." Si Xiao Baiyi ay nakinig sa kanyang seryosong tono at nagtaka. "Ano ang ibig mong sabihin?" Seryosong sinabi ni Yang Kai. "Natagpuan namin si Duhuan ngayon, ngunit wala bang pangalawa, pangatlo, o higit pang Duhuan sa templo?" Pagkasabi nito, sinenyasan niya si Boya at hinintay itong lumapit sa kanya bago sinabing, "Ibalik mo siya at tahimik na hanapin ang lahat ng mga especially iya sa templo." Ngayon lang, na-detect ni Boya ang abnormalidad ni Duhuan na nangangahulugang nakikita niya sa disguise ng Demon Heavenly Path. "Hindi alam kung marami pang mga especially iya sa templo, ngunit masyadong abala si Yang Kai ngayon, kaya mas mabuting pumunta si Boya." Hindi inaasahan ni Boya na tuturuan siya ni Yang Kai na gawin ito at hindi niya maiwasang mapatingin kay Yang Kai, ngunit hindi siya tumutol. Anyway, ito ay mas mahusay kaysa sa manatili sa Sealed World Bid. Dahil pinalabas si Li Shiqing mula sa Sealed World Bid, wala siyang magawa sa Sealed World Bid. Sumulyap si Xiao Baiyi kay Boya na may pag-aalinlangan. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Magtiwala ka, bagamat siya ay mula sa Demon Race, isa pa rin siya sa aking mga tao. Dahil hiniling ko sa kanya na bumalik sa iyo, walang magiging problema." Marahang tumagaw si Xiao Baiyi. Bilang isang tao mula sa Star Boundary, likas niyang tinanggihan at kinasusuklaman ang Demon Race, ngunit dahil sinabi iyon ni Yang Kai, hindi niya ito pinagdudahan. "Sino ang namamahala sa templo ngayon?" tanong ni Yang Kai. "Great Elder Qiu." Malumanay na tumanggaw si Yang Kai. Ipaliwanag ang bagay sa Great Elder ng detalyado at mag-ingat. "Huwag ilabas ang balita at alertuhan ang kaaway." "Alam ko," tugon ni Xiao Baiyi. Pagkatapos ng talakayan, hindi nagmamadaling umalis si Xiao Baiyi. Sa halip, naghintay siya sa lugar. Ang kanyang pangkat ng mga disipulo ay hindi pa dumarating. Si Duhuan ay nasa team ni Merong Xiao Xiao, kaya hindi niya alam kung may mga miyembro ng Demon Heavenly Path na nagtatago sa kanyang team. Gayunpaman, hindi makapaghintay si Yang Kai ng ganoon katagal. Sinabi niya kay Boya na ganap na makipagtulungan sa templo at nag-iwan sa kanya ng Space Spirit Bead. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, umalis siyang mag-isa sa Four Seasons Realm. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, isa pang pangkat ng mga disipulo ng Asher Sun Temple ang nagmadaling lumapit. Matapos matipon ang lahat, lumingon si Xiao Baiyi kay Boya. Dahan daw ang umiling si Boya, at nakahinga ng maluwag si Xiao Bai. Hindi na kailangang magantala, kaya agad niyang pinabalik ang lahat sa Asher Sun Temple. Gayunpaman, sa kabila ng katiyakan ni Yang Kai, mayroon pa ring tiyak na antas ng pagbabantay si Xiao Baiyi kay Boya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Demon King level master. Kung biglang umatake si Boya, sa kasalukuyang estado ng templo, bagaman maaari nilang harapin siya, kailangan nilang magbayad ng isang presyo.
Lalo na sa nasugatan na si Merong Xiaoxiao, si Xiao Baiyi ay palaging nasa pagitan nila ni Boya. Bilang karagdagan, may isa pang problema na nagparamdam kay Xiao Bai na medyo walang magawa. Iyon ay, masyadong halata ang mga katangian ng demon race ni Boya. Bilang isang feather demon, na may isang pares ng puting pakpak sa kanyang likod, mahirap para sa iba na hindi siya mapansin. Kung talagang binawi niya ito ng ganito, malamang na bago pa sila makarating sa templo ay may lulandag na para supulin siya. Sa kabutihang palad, maaaring gumamit si Boya ng isang lihim na pamamaraan upang pansamantalang bawiin ang kanyang mga pakpak. Nakahanap tuloy si Whitey ng itim na hooded jacket at ibinalot ito ng mahigpit kay Boya. Noon lamang sila umalis sa kanilang landas. Pumunta si Yang Kai dito para lang imbestigahan ang sitwasyon sa Four Seasons Realm. Wala man lang siyang pag-asa na malaman ang anuman. Nais lang niyang bigyan ng Kagan hawahan at paliwanag ang kanyang mga magulang. Sino ang nakakaalam na ang mga tao ng Demon Heavenly Way ay magiging sobrang interesado sa Four Seasons Realm na ikinagulat niya ng kaunti? Maaaring pumasok si na Yang Xiao at Yang Zhu sa Four Seasons Realm dahil si Qiong Qi ang nagbukas ng daan. Ang Qiong Qi ay ang bundok ng Flowang Time Great Emperor. Matapos bumagsak ang Great Emperor, natulog sila ng hindi mabilang na mga taon sa Flowang Time Temple ng Four Seasons Realm. Hindi nakakagulat na mabuksan niya ang Four Seasons Realm. Bakit pupunta ang mga tao ng Demon Heavenly Way sa Four Seasons Realm? Kailangang malaman ng isa na ang lugar na ito ay umiral sa Southern Territory sa loob ng hindi mabilang na taon at magbubukas paminsan-minsan. Maaaring pumasok ang sinumang cultivator sa ibaba ng Dao Source Realm para magkaroon ng karanasan. Matagal pa bago ang susunod na pagbubukas, kaya kahit na dumating ang mga tao ng Demon Heavenly Way, paano sila makakapasok? O marahil, ang layunin ng Demon Heavenly Way ay hindi ang Four Seasons Realm, ngunit isang bagay sa maliit na teritoryong iyon na karapat dapat sa kanilang atensyon. Ano man ang partikular na sitwasyon, kailangang mabilis na mag-imbestiga si Yang Kai. Pagdating pa lang niya, nakakita si Yang Kai ng kakaiba. Ang pasukan sa Four Seasons Realm ay matatagpuan sa kalangitan sa itaas ng walang pangalan na lambak. Kapag ang oras ay tama, walang mga pahiwatig, ngunit kapag ang oras ay tama, ang pinto sa Four Seasons Realm ay lilito sa kalangitan. Ang lambak ay walang pangalan at walang mahalagang kayamanan, kaya kadalasan, kakaunti ang mga tao sa lambak na ito at walang nagbigay pansin dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming tao ang nagtipon sa lambak. Nagkalat ang mga pangkat na may iba't ibang laki sa bawat sulok ng walang pangalan na lambak. Lahat sila ay nagtago at nagtatago sa mga kagubatan at mga kuweba. Ang mga pangkat na ito ay may malaking bilang ng mga tao at isang maliit na bilang ng mga tao. Ang pinakamalaki ay may daan-daang tao at ang pinakamaliit ay mayroong isang dosen ng tao, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay pinamunuan ng isang tao mula sa Emperor Realm.